So, ayun na, nandito na tayo ngayon sa ating desktop. So, para ma-check natin kung gumagana yung ating sound card, no? Punta tayo ngayon dito sa may speaker icon, right-click, open sound setting. So, yan yung lalabas sa screen natin. So, hanapin natin dito yung sound control panel. Ito yan. Tapos nun, para ma-check natin kung gumagana yung sound card natin, no, punta tayo dito ngayon sa recording. Yun. At, diba, nilagay natin sa line in yung ating mixer. So, kung makikita nyo dito sa line, habang nagsasalita ako, nakikita nyo yung signal na kulay green, tumataas. Ibig sabihin, na-receive nyo yung signal na galing mixer. Double click natin yan. Explain ko. So, sa ngayon, naka-listen to this device ako. So, namamonitor ko kung ano yung naririnig ko ngayon sa microphone dito sa aking earphone, no? Pero, meron siyang latency, no? Hindi siya sabay. So, alisin ko na lang to. Apply. So, dito sa levels, it's either 0 or 250. 0 hanggang 50%, pwede natin gamitin yun sa sound card natin. So, kung dito sa susunod advance, papansin nyo, no, meron siyang dalawang setting dyan. 48 kHz or 44.1 kHz. So, CD quality or DVD quality. Pero, pares lang yan dahil 16-bit. 16-bit lang siya. So, okay na dahil mura lang din naman yan. At kung mapapansin nyo, ito, 2 channels. Dahil nga, nagre-record siya ng stereo, left and right. No, kaya niya mag-record ng stereo, kaya may kita nyo dyan 2 channels. So, pili na kayo dyan sa dalawang yan at click apply and okay nyo lang. So, ngayon, punta tayo ngayon sa my Audacity dahil dun tayo magre-record, no? Explain ko lahat sa inyo dun. Audacity. Free software to, mga kaibigan, no? Wala kayong dapat bayaran. Yan. So, ito ang unang lalabas sa inyo dyan. Dito sa setting, dahil nakaset dun kanina, di ba, 51 dun sa tinignan natin yung setting. So, may kita dyan, 51. Pag iniba nyo to, may iba din sa setting dito. So, set natin sa 50. 51 pwede na. Dito sa may microphone icon, dito sa kanan niya, dyan natin may kita yung input natin. Dahil sa gumagamit tayo ng line in na sound card, no, ito yung sound card natin yan, line. So, i-click nyo yan para sa record natin yung line nyo magagamit. Kapag naman ginamit nyo tong itong microphone USB, hindi ma-re-record yung sa sound card natin dahil yung microphone na input yung ng sound card yun yung sa ma-re-record nya. So, dito tayo sa line. At make sure dito, 2 channels stereo recording. No, yan yung isa-select nyo dyan. Ito, depende lang sa inyo to kung gumagamit kayo ng speaker, gumagamit kayo ng earphone, alamin nyo kung ano yung output nyo dyan para marinig nyo yung nirecord nyo. So, para ma-check natin kung nadetect ba ng Audacity ang ating audio, click natin itong start, click to start monitoring. Ayan, so, habang nagsasalita ako, nakikita nyo yung kulay green na signal dyan, ibig sabihin, nare-record or nadetect ng ating PC ang ating boses o na audio na nanggagaling sa mixer. Pinadaan natin sa sound card. So, ayan no. Para mag-record tayo, para masigurado natin na stereo ang ating mare-record, punta tayo dito sa tracks, add stereo. Ayan. Pero kapag minono natin siya, may kita nyo, isa lang yan. Kapag nag-record tayo, try natin. So, ayan no. Di ko kasi kabisara itong Audacity eh. Pero, kapag na-record yan, isa lang, mono lang yan, hindi natin mapaghihiwala yung gitara at saka vocal. So, punta tayo dito sa may tracks, add stereo tracks, no? So, ayan. So, ngayon, subukan natin mag-record. Mare-record yan. Pero, check na rin natin kung nadetect ba yung gitara at yung microphone. I never gone with the wind, just let it flow, let it take me where it wants to go. So, ayan. Ayan, meron siyang signal na na-record. Ibig sabihin, goods naman tayo sa signal natin. Kapag nababasag yung tunog nyo, no,
pwede nyo hinaan yung microphone or gitara dito sa mixer natin. Doon sa may gain na babaan lang natin ng konti para maiwasan natin yung pagkabasag ng tunog. So, try natin i-play. Papakinggan ko. I never gone with the wind, just let it flow. Let it take me where it wants to go. So, ayun. Na-record naman yung gitara, na-record yung vocal, pero ang problem natin dito is hindi natin mapaghihiwalay yung vocal at ang gitara. Kahit na nakapag-record tayo ng stereo sa ating sound card. So, ang tricks dyan, no? Buray mo natin to. Ang tricks dyan na gagawin natin is nandun sa, yung magic nandun sa mixer natin. Kaya, eto mixer ito, no? Mura na. Okay pa. Kaya, eto yung binili ko. Isa to sa dahilan kung bakit binili ko tong mixer na to. So, karamihan naman sa mga mixer may ganito eh. So, syempre, maliban sa preamp nito, itong papakita ko na sa screen para hindi ko na magalawin yung camera. Itong pan knob na meron dito sa mga channels na to. No. Dito sa channel 1, channel 2 yung ginagamit natin. May kita nyo, meron tayong puting knob dyan na may nakalabel na pan. Ano ba ibig sabihin ng pan? Sa pagkakaalam ko, no? Panorama, ibig sabihin niya. Di ba kapag nag-picture tayo, panorama, mahaba siya, left to right. So, parang ganun lang din dito yan. Kapag itong knob na to, no, so may kita nyo yung signal dito sa mixer natin. Kapag inikot ko tong knob na to, tong channel 1, sa left, yung audio niya, sa left lang marirecord or marirelease. Yung right, walang, ano, wala siyang microphone. Sa left lang siya mapupunta. So, dito naman sa channel 2, kapag nilagay natin sa left, so left lang din. Mawalan tayong tunog dito sa right. Kaya, kailangan ilagay natin siya dito sa may right. So, ang vocal natin, no, mapupunta sa kaliwa. Ang gitara natin, mapupunta sa kanan. So, ano ba yan? Stereo ba yan? Yes, dahil channel 1 sa kaliwa, channel 2 sa kanan. So, try natin mag-record ngayon. I never gone with the wind, just let it flow. Let it take me where it wants to go. So ayan, kung mapapansin nyo, kumpara kanina, no, magkaiba na yung wave ng nasa taas at yung wave na nasa baba. Bakit? Dahil itong nasa baba natin, no? Ito nasa baba, yan na yung vocal natin. Ito. Ito sa taas, yun na yung sa gitara. Good. Maganda ba yan? Oo, dahil napaghiwalay na natin yung vocal, napaghiwalay na natin yung gitara, pero na-record natin sila ng sabay. So, paano natin mapaghiwalay totally yan? So, pakinggan muna pala natin. I never gone with the wind. So, sa earphone ko, narinig ko sa kanan yung vocal. Sa kaliwa, yun yung sa gitara ko. So, kung baligtad man siya, okay lang yan. Maaayos natin yun sa editing. At saka din naman natin papanatilihin ganun yan. Ilalagay natin sila sa gitna, pero magkahiwalay pa rin sila. Ilalagay natin sa gitna yung vocal, saka yung gitara, pero magkahiwalay pa rin sila ng channel. So, paano gagawin yan? Punta tayo dito sa audio tracks. Yan. Kung mapapansin kayo, split stereo track or split to mono. Parehas lang yan. Try natin itong split stereo track. Ayan. So, mapapansin nyo, itong sa taas na punta siya sa left, itong sa baba na punta siya sa right. Parehas lang yan. Pero pinaghiwalay lang. Ganda yung naririnig natin. Pero para mapunta sa gitna yan, lagay lang natin siya dito sa center. Pakinggan natin. I never gone with the wind, just let it flow. So yun o, kung napansin nyo, napunta na sa gitna yung ating vocal at napunta rin sa gitna yung ating gitara. So pwede rin natin siyang gawin na split to mono para minsanan na lang. So may pinagkaiba ba yan sa record ng mono? Syempre meron. Papakita ko sa iyo ano pinagkaiba nila. Dahil kapag nag-record tayo ng mono,
hindi natin mapaghihiwala, hindi natin mapaghihiwala yung gitara at saka vocal. Pero dito, pakinggan nyo na mabuti. I never gone with the wind, just let it flow, let it take me where it wants to go. I never gone So ayun na. Nagawa akong pahinain yung gitara. Nagawa akong pahinain yung gitara, pero yung vocal hindi. Napagawa akong pahinain yung vocal, pero yung gitara hindi. Bakit? Dahil nga magkaiba na sila ng recording, pero na-record natin sila ng sabay. So yan yung paraan ko ng pag-record kapag acoustic at vocal, no? Para natin siya i-edit. Para ma-edit natin yan, una, isa-save ko muna yung file. Ito, double-click ko muna itong sa gitara. Nakikita nyo, na-highlight siya, yung sa taas lang. Dahil nahiwalay na nga natin. Punta tayo dito ngayon sa file. Export. Export selected audio. Para yung sinelect lang natin, hinahighlight lang natin, yun lang yung masasave. Ayan. So, kanina kasi, na-record ko na, pero nagkaroon ako problema sa record na screen. So, nakita nyo. Inulit ko lang itong record na ito. So, gitara siya. Click ko ito. Pwede yung i-rename nyo kahit anong pangalan na lang. Wala na, place ko lang siya. Kasi nga, nakagawa na ako kanina. So, tapos na na-save yan. Dito naman tayo sa may vocal. Ganun din, save process, export. Export selected audio. Dito sa vocal. Ayan. So, na-save na natin siya. Dalawang beses dahil hiniwalay natin yung gitara, hiniwalay natin yung vocal. Pero kapag pinag-merge natin yung dalawang yan, no? Sabay lang sila. Puno tayo sa folder kung saan ko sinave. So, una, vocal. Check natin. So, papansin nyo, wala tong gitara. I never gone with the wind, just let it take me. Yun na. Tapos yun naman sa may gitara, wala tong vocal. Kung papansin nyo, no, maingay yung gitara ko kasi nga, ito sa loob nito, hindi lang siya pure piezo pickup, pero siyang microphone sa loob. At nakabukas yung electric fan ko dito. Kaya medyo maingay siya. Pero sa editing, pwede naman natin ma-reduce yung ingay niyo. So, ano yung importance kung bakit natin na-record ng magkaibang channel yung vocal tsaka gitara? Itong dahilan dyan. Halimbawa, i-edit natin siya sa isang DAW or FL Studio or pwedeng Audacity rin. Pwede rin Adobe Audition, no? Ma-edit natin na separate yung vocal tsaka yung gitara. So, open natin FL Studio muna para mabigyan ko kayo ng sample. Ito yung ginagamit ko ngayon sa mga cover ko ng FL Studio dahil gusto ko mag-level up. So, i-drag natin yung nirecord nating vocal saka yung nirecord nating gitara. Ilagay natin sa taas yung vocal. Lagyan natin sa baba yung gitara. So, ito gusto ko itong iset sa track 2. Ito gusto ko iset sa track 3. So, dito sa mixer, papansin nyo. Oops, wait lang, mali. I never gone with the wind, just let it flow, let it take me where it wants to go. So, hindi maapektuhan yung dalawang yun. Kung ano yung gagawin natin sa isa, hindi maapektuhan dun sa
isa. So ganyan ako gumagawa ng cover na. So bago tayo matapos, kausapin ko muna kayo. Patingin ko muna to sa gitara. Ikin na ako muna to para naririnig na ako ng sa gitna. So yun yung paraan ko paano mag-record ng cover sa ano, sa channel ko gamit yung microphone at gitara. Medyo iba siya sa mga tutorial siguro sana napapanood nyo, dahil eto, hindi tayo gumamit ng audio interface, no, para makapag-record ng multi-tracks. Yun yung kasi tawag nila dun eh, multi-track recording. Hindi ako nagkakamali. Dahil dalawang channel, multi-track recording. So nagawa natin yun, hindi tayo gumagamit ng audio interface. No? Gumamit lang tayo ng sound card at audio mixer. So kung may mixer na tayo, kailangan nyong bilhin is yung sound card na ginamit ko ngayon. Pero kung meron kayong alam na sound card, no, na kaya mag-record ng stereo, kahit na microphone input yan or line input na mataas yung quality, na kaya mag-record ng 24-bit, comment down below nila lang. At i-review natin yan. At isa-shoutout ko na lang din kayo. So, ayun, no. Yung tinakil lang natin ngayon kung paano ko ni-record yung aking mga covers. So, sa editing, no, ibang video na yan. Dahil, pansin nyo, masyado na mahaba, no. Ihiwalay natin yan. Una, tatlo yung gagamitin nating editing software dyan. Yung isa is yung Audacity, na marami nagre-request dahil siguro sa madali siyang gamitin or simple. Pero sa sobrang simple niya, no, na makakunti lang yung magagawa natin sa kanya. Pero susubukan ko pa rin kahit di ako nag-edit sa Audacity. Kasi nag-edit ako, nasubukan ko na sa Adobe Premiere or sa Adobe Audition at saka sa FL Studio yung sa ngayon. Una, pag-aaralan ko paano mag-edit ng vocal at gitara sa Audacity at tuturo ko sa inyo sa tutorial. Kaya, pa-click na lang ang subscribe button sa baba muna, yung kulay red, at pa-click ang notification bell. Click niyo yung all para every time na mag-upload ng tutorials or covers is mano-notify kayo. Susunod dyan, after sa Audacity, gagawa rin ako tutorial dun sa Adobe Audition. Doon, mas broad yung magagawa natin sa editing dahil mamamonitor natin yung audio habang ine-edit natin, di katulad nung sa Audacity. Pero yun, after nun nang sa Audacity ng tutorial, sunod tayo sa Adobe Audition. Sunod doon, no, yung ginagamit ko ngayon ng FL Studio. Pinag-aaralan ko pa siya, pero medyo mas marami tayong magagawa doon sa FL Studio. Andiyan talaga yung mga plugins saka mga kailangan natin talaga kapag nag-edit tayo ng music yung sa FL Studio sa DAW, Digital Audio Workstation. Hindi ko napapakita sa inyo kung paano ko mag-record kasi ako ng cover, isang cover. Isa-save ko yon, buong cover na yon, at i-edit ko siya sa Audacity. Yun yung pagkatapos ko ma-edit sa Audacity, siguro yung cover na yon i-upload ko. Lalagyan ko na lang ng icon ng Audacity. Sunod dyan, i-edit natin yung same na cover at i-edit natin siya sa Adobe Audition. I-upload ko siya, lalagyan ko siya ng icon ng Adobe Audition. So pinakahuli, yung sa FL Studio, i-edit natin yung, i-mix natin yung cover na yon gamit yung same na yung cover na record na yon, at lalagyan ko ng icon ng FL Studio. So mapagkukumpara nyo yung quality ng Audacity, quality ng Adobe Audition, at ang quality ng FL Studio. No, so tatlong cover na isang kanta para mas compare nyo yung quality. So hanggang dyan lang muna, no. At ulit, thank you very much guys sa pag-subscribe sa akin channel. So aabot na tayo ng 3,000 subscribers. At sana na patuloy tayo lumaki dito. At syempre, sa mga music lovers dyan, sana nakakatulong ako sa inyo sa mga gusto mag-cover na hindi tayo gagastos ng ganong mga malalaking equipment, no, dahil alam nyo na, dito muna tayo sa mga budget friendly na microphone, mixers, sound cards, no. So magre-review din tayo ng mga sound card dito. Magbigay kayo ng suggestion sa baba, no. So iniisip ko, no, kapag dumami na tayo, pwede tayong gumawa ng group sa Facebook, no, dahil karamihan naman sa atin meron Facebook. So pwede tayong gumawa ng community doon.
So, kung may gusto kayong mga itanong, no, meron kayong gustong i-suggest, mag-post na lang kayo sa group natin at subukan ko sagutin lahat yun. So, hanggang dyan muna guys, no, at i-edit ko muna itong video na to. At abangan nyo yung susunod kong tutorial tungkol sa Audacity and mag-edit tayo ng cover. Hanggang dyan na lang. Ingat kayo guys. Stay safe. See you soon.